Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito no, sa minomonitor natin na low pressure area. Yung low pressure area nga, yung pinakasentro nito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung kanyang extension ng kaulapan, ito nga po ay nagpapaulan ha. Dito nga po sa may Palawan, sa may Romblon, Bicol Region, at maging sa Visayas and Mindanao ay nakakaranas tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na ulan bunsod nitong low pressure area. Ayon sa ating advanced weather forecast, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito. Posible nga rin po ito lumabas lamang ng ating bansa, pero magdudulot po ito ng mga pag-ulan. Yung isang low pressure area naman no, na minomonitor natin dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung kanyang kasunod, ay by January 24 ng hapon o ng gabi ay papasok na nga po ito sa Philippine Area of Responsibility. Bukod po dito ay sa ating European Center sa kanilang Advanced Weather Forecast, meron pa po tayo isa pang low pressure area na minomonitor na posibleng papasok din sa ating bansa at makakaapekto sa may parte ng Visayas. Dito naman sa ating zoom view ng satellite image no, kung saan makakaranas ng posibleng malakas na pag-ulan. Dito nga po sa may General Santos, sa may Coronadal, sa Lebac, Davao City, Nabunturan, Malaybalay, dito po sa may parte ng Zamboanga City, sa may Ipil, Pagadian, Dipolog, Butuan, at maging sa may Surigao. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga po tayong makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po natin ha, yung mga pag-ulan dito po sa may Visayas, lalo na po dito sa may parte ng Maasim, sa may Bogo, Tacloban, Calbayo, Dolores, sa may Kabangkalan, Bacolod, Dumaguete, Bohol, Cebu City, sa may Iloilo ay makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. Dito naman sa may parte ng Bicol Region, makakaranas din po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan sa may Catanduanes, sa Daet, sa Pili, Sorsogon, sa may Romblon, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Pulupulong pag-ulan, posibleng maranasan sa may parte ng Mindoro Provinces. Maging sa Puerto Princesa, Palawan ay makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan. Dito naman sa may Luzon kung saan nakakaapekto yung ating Northeast Monsoon. Asahan nga po natin dyan yung malamig na simoy na hangin na may kasamang mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast by tomorrow, January 24, tuloy-tuloy pa rin po magpapaulan itong low pressure area sa ating bansa. Pagdating naman ng January 25, ito nga po ay tuluyan ng lalabas ng ating power line at yung kanyang extension na kaulapan ay magpapaulan na lamang dito sa may parte ng Palawan. Pero yung low pressure area na isa na ating minomonitor ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung pinakasentro niyan ay nasa eastern section ng Mindanao. By January 26, posibleng nga yung pinakasentro nito ay bababa dito sa may parte ng eastern section ng Davao at magpapaulan muli yan sa Visayas at sa Mindanao. By January 27, tuloy-tuloy pa rin po magpapaulan itong low pressure area dito sa Visayas hanggang sa may Bicol Region. Pagdating naman ng January 28, ito po itatawid dito sa may parte ng Sulusi at makikita natin ha, yung panibagong low pressure area na papasok sa ating bansa. Pagdating ng January 29, ito nga po yung nasa eastern section ng Visayas at pagdating ng January 30, ito po yung dadaan dito sa mismong parte ng Visayas at magdudulot po ito ng matitinding pag-ulan lalo po dito sa may parte rin ng Bicol Region. By January 31, tuloy-tuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pag-ulan. May mahihinang pag-ulan at malalakas na pag-ulan, posible po natin maranasan. By February 1, asahan pa rin natin ha, yung mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dahil nga nakita natin, meron pa tayong dalawang low pressure area na posible nga pong makakaapekto sa ating bansa. Sana po tayo maghanda na para sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa daladala nitong mga pag
Mag-iingat po tayo palagi. God bless.